Look at that. My own sinigang na hipon recipe. So, hindi na ako makapaghintay para kumain. Hello guys! Welcome back to my cooking channel. So, ngayon po ay Sunday at yung lulutuin nating ulam ay sinigang na hipon or supo. So, meron tayo ditong hipon, talong, kangkong labanos, kamatis, sibuyas, bawang, at sibing green. At ito naman yung ating nor sinigang sa sampalok mix. Okay, so maraming nagtatanong kung paano nga ba magluto ng sinigang. So ako po, pag nagluluto ako ng sinigang, sinusunod ko lang po kung ano po yung nakalagay dito. Kasi may procedure naman po dito sa nor sinigang sa sampalok mix dito sa likod niya. So, ito lang po yung ginagaya ko. So, yung iba naman po, hindi nila ito sinusunod. Yung iba, ginigisa nila bago nila or ginigisa nila yung kanilang sinigang pag nagluto sila ng sinigang. So, ako, ito lang po yung susundan natin. Doon po sa mga gustong matuto magluto, so ayan po, may guide naman po dito sa likod kung paano po magluto ng sinigang. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is magpakulo tayo ng tubig. At habang pinapakuloan natin, ilagay na rin natin itong ating kamatis, sibuyas, bawang, at asin at paminta. Okay, so simulan na natin. Dito sa malinis na kawali, ilagay natin yung tubig. Yung kamatis. Yung ating sibuyas at yung ating bawang. Ako po, nilalagyan ko siya ng konting asin lang. Kasi lalagyan niyo siya mamaya ng nor sinigang mix. At paminta. Ngayon, tatakpan natin siya. At i-on natin yung stove. Antayin po natin siyang pumulo. Okay, so check natin ngayon yung ating pinakulo ang tubig. So, ayan, kumukulo na siya, guys. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating hipon or supo. Tatakpan lang natin siya ulit at antayin natin maluto yung ating supo. Okay, so check natin. Ayan guys, kung nakikita niyo, luto na yung ating supo. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung ating sinigang mix. Okay, so lagay na natin siya. Haluin po natin. So dahil nahalo na natin siya, ilagay na natin yung gulay na medyo matagal lumambot. So, unahin natin yan. So, lagay natin yung labanos. Yung ating talong. So, kayo po.
po, nasa inyo po kung anong mga gulay ang ilalagay nyo. Kung gusto nyo pa po may dagdag na gulay, pwede ilagay nyo okra, dagdagan nyo to ng okra, sitaw. Yan. So, ang gagawin natin ay tatakpan ulit at hintayin natin nang maluto or lumambot yung ating gulay. Okay. So, huwag natin masyadong lutuin yung ating gulay talaga. Para hindi naman malata. So, okay na yan. Ilalagay na ngayon natin yung ating sealing green. At yung ating kangkong. Guys, yung mga gulay, yung hipon, basta pag nagluluto po kayo, dapat make sure na malinis or nahugasan ng maigi. So, takpan muna natin siya ulit. At palutin natin ng konti yung kangkong. Okay, so let's check. Wow! Sarap niya. Try natin guys kung okay yung lasa. Ang sarap! Okay, so we're already done cooking. Ayan na po yung ating sinigang na hipon. So again, maraming salamat po sa panonood at huwag kakalimutan po i-click yung subscribe at i-hit yung notification bell para po ma-notify kayo ulit sa aking mga videos every time I upload my videos. So every day po I'll do my best para makapag-upload po ng recipe araw-araw. So, maraming salamat po again. Bye!